Alis na ako dito sa amin, mga idol. Sumahan niyo ako. May pupuntahan tayo ngayon. Kinakabahan na may halong excitement, mga idol. Pero bago tayo tumuloy, dahil lang tayo dyan, papagas tayo, papalinis tayo ng kotse. Tapos mamaya kukwento ko sa inyo kung ano ilakad natin ngayong hapon. Kinakabahan ako, promise. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Just to give you a little context sa mga pangyayari ngayong araw, si Vice President Inday Sara ay magkakaroon ng victory party dito sa Davao City. Isa sa mga naimbitahan niya, si Miss Anya Lopez. Isa sa mga pinaka-idol ko na mga artista ay si Miss Anya Lopez. So sa puntong ito, hindi ko pa alam kung magkikita ba talaga kami o matutuloy ba yung lakad natin ngayong araw, mga idol. Kaya kinakabahan ako, at the same time, may excitement ako nararamdaman. So dahil magkakaroon ng event, ay may guesting ng mga artista. At ano mang oras na? Time check, alas 5 na lang hapon. So malamang sisimula na yung event. Pero hindi tayo pupunta sa event, mga idol, kasi sobrang dami ng tao doon. At mahirapan tayo dun na lumapit kay Miss Anya Lopez, kasi sobrang daming tao. At alam natin may mga bigating tao, may mga VIP na bisita din dun sa event na yon. Kaya napakaipit ng security. So ang gagawin natin mamaya ay hintayin lang natin na matapos yung set ni Miss Anya Lopez dun sa event na yon. At pagkatapos nun ay tsaka natin siya pupuntahan, mga idol. Papaka-rush muna ako para miss yung kotse natin, nakakahiya eh. Niya. Patapos na yung set niya, maya maya ay babalik na yun sa hotel, uwi na yun. Puntaan natin, mga idol. Grabe, sobrang nag-aalo talaga yung excitement tsaka kaba. Kasi ibang klase itong mga idol, ibang klaseng level ng celebrity to. Kasi talagang totoong legit na artista to, mga idol. Hindi ito basta-basta na YouTuber lang. Hindi ito basta-basta ang social media influencer lang or content creator. Artista level to, mga idol. Hindi lang basta-basta ang artista, mga idol, kundi isang napakasikat na artista. Kaya sobrang gaba ko. At the same time, ayun na nga, excited ako. Nag-aalo yung emosyon. Hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain, mga idol. Grabe. Doon sa first yaya hanggang sa ngayon, yung first lady na teleserye nila, ay nanonood ako kahit nung time na nasa Philippine loop ako, nasa biyahe kami. During the free time, mga idol, ay pinapanood ko yung series nila sa YouTube. Lalo na sa mga panahon na naghihintay kami ng schedule namin ng barko, medyo mahaba-habang hintayan yun, mga idol. Kaya yung ginagawa ko nung time na yon, mapalipas oras, ay pinapanood ko yung series nila. So sobrang idol na idol ko talaga si Sanya. Kaya ayun, actually hindi ko pa alam kung magkikita talaga kami ngayong gabi. Pero hopefully, mga idol, magiging successful yung lakad natin ngayon. And ang alam ko naman sa inyo ay marami sa inyo na gusto rin magkita kami.
At eventually mag-cross ang landas namin dalawa ni Misanya Lopez. Kahit sabihin na natin napakaliit ng probability na magkita kami kasi artista 'yun mga idol eh. Andun na rin yung factor na imposible na magkita kami dalawa ni Misanya. Pero ganun pa man mga idol ay tiwala lang na mangyayari at mangyayari yung mga dapat mangyari mga idol. So I've been holding on, I wouldn't let you go. 'Cause every time I try, you find a loophole. I've been slamming the door and just leave you cold. When I come back, you've heated up the South Pole. You see my body rush for the escape, while my heart wants to stay. Dito na tayo sa labas ng hotel. Hanap lang ako ng parking mga idol. Grabe, super excited ko. Yahoo! Nikilig ako mga idol. Hotel. Yan. Tapos pasok lang tayo dyan. Tapos nandyan na yung lobby. Nakabahan, teka lang. Teka lang, ito na ba talaga yun? Wait lang. Hihinga lang ako mga idol. Hihinga lang ako. Shit, nakabahan talaga ako eh. Punta na natin si Crush. Paano nga ba nangyari ito? Biyahe with Ken at Sanya Lopez nag-cruise ang landas? Well, isa lang masasabi ko mga idol. Dito sa channel ko, walang imposible. Wait lang. Saglit lang. Hanap lang akong parking. Tapos chat kita pag nasa lobby na ako ha.